everyone! Welcome back! So, ngayong araw na to guys is gumawa ako ng limang bagay na gusto kong i-share sa inyo na mga natutunan ko at pwede nyo maging guide din, no, para hindi kayo mabaon sa credit card utang. Kasi ako, pinagdadaanan ko na siya ngayon and gusto ko sanang i-share sa inyo para huwag nyo ng pagdaanan. Okay? So, without further ado, let's begin. So, since 2018 ako nag-start magkaroon ng credit card, ang una kong naging credit card ay yung Video Shop More ko. So, ito yung pinakaunang ma-advise ko sa inyo. Huwag kayo magbabayad lang ng minimum amount due sa inyong credit card. So, since 2018 guys, at first nababayaran ko ng buo kung magkano man yung nagagastos ko sa credit card ko. And, kalaunan, naging habit ko na yung pagbabayad lang ng minimum amount due sa aking BDO credit card. Okay, so, sinisisi ko yung sarili ko ngayon kasi lumaki na yung utang ko sa aking credit card. So, kasi nagsimula ako sa credit limit na 25K, naging 30K at naging 500K. So, nung lumaki na yung credit limit ko, parang naging complacent ako, talagang sige lang ako ng swipe, ng swipe. Sinisisi ko ngayon yung sarili ko kasi hindi ako nagkaroon ng initiative dati na mag-research kung paano ba yung proper way of using the credit card. So, sige lang ako ng swipe. So, ngayon, yung aking naging utang is nasa 300K plus na siya. Biruin nyo yun. And, dahil yan sa kababayad lang din ng minimum amount due. So, kung baga, nagdadagdag ako ng utang, nagsuswipe ako, pero ang binabayaran ko lang buwan-buwan is yung minimum amount due. Ang pagbabayad ng minimum amount due, hindi yan actually talaga nakakabawas sa principal amount due nyo guys. So, anong nangyayari? Napupunta lang talaga yan sa finance charges. So, ang masasabi ko lang guys, hanggat maaari, kapag kayo ay kung magkano man yung nagamit nyo dun sa card is dapat yun din yung amount na babayaran nyo pagdating ng statement nyo para maiwasan nyo na mag-accumulate yung mga finance charges sa inyong account. Okay? And also, kung naka-installment man kayo, make sure nyo lang na kung magkano yung monthly installment nyo is yung talaga mismo yung amount na nababayad nyo every month para hindi talaga kayo magkaroon ng patong-patong na finance charges at lumaki pa yung inyong utang sa inyong credit card. Okay? So, next guys, is yung huwag niyong gagamitin yung credit card kapag talagang wala kayong inaasahang pambayad. So, naging habit, isa rin to sa naging habit ko, no? Sige-sige nga lang kasi ako. Lagi ko pang gina-justify yung pagsuswipe ko, no? Para hindi ako mag-guilty. Kahit alam ko naman talaga na wala akong ibabayad talaga doon, eh. So, ang lagi ko sinasabi, deserve ko naman to eh. Yes, deserve naman talaga natin magkaroon ng mga good items, no? Pero, lagi din natin iisipin na hindi lahat ng oras is pwede natin iasa sa credit card lang yung pagkakaroon ng mga good items. So, importante rin na dapat pinaglalaanan natin kung mayroon tayo talagang gustong bilhin. Para kung gamitin man natin yung credit card, at least meron tayong nakalaan talagang pambayad, is mababayaran natin yung credit card. Diba? And sinasabi ko din, habang may buhay, may pag-asa. Yan, lagi ko yan, may pag-asa akong makabayad. Lagi ko sinasabi yan sa sarili ko noon. Pero ano nangyari ngayon, diba? Nabaon ako sa utang ko sa aking BDO credit card. Kasi kumbaga parang ginagamit ko lang yung kasabihan na yan just to justify na pwede ako mag-swipe. So, better kapag tayo ay lalabas, no? Kung meron naman tayong sapat na cash para magamit dun sa paglabas natin, huwag na muna tayo magdala ng credit card. So, it's also one way para ma-reframe natin yung ating sarili na makagamit or magamit yung credit card in a very unnecessary spending. No? Para din yan sa atin. So, next guys is huwag tayo talaga magpapadala sa tukso. Ito, grabe, alam ko na very mahirap na ay pigilin yung ating sarili, no? Kasi lagi tayong online,
So, lahat ng mga advertisement or marketing strategies ng mga companies na in partnership with credit card provider, lahat ng mga banks, no? Lagi silang may mga offer na 0% interest, tapos buy now, pay later pa, up to 36 months or 24 months, nung mga bagong labas ng mga gadgets, appliances, or anything, mga items. So, talaga namang nakakaengganyo talaga na kumuha or bumili using our credit card. Pero just a reminder guys ha, na kinaadikan ko din to, no? Kaya nga nakailang iPhone na ako eh ng gamit kasi nakailang bili na rin ako kung ano-anong mga gamit na realize ko later on or tinanong ko yung sarili ko bakit ako bumili ng mga ganun, no? Kasi parang nangyari sa akin in the past 3 years, talagang every time may bagong iPhone, kumukuha ako. hindi ko pabayad yung nauna. So, very, very irresponsible na paggamit ng, very, very irresponsible user talaga ako. Kaya, huwag nyo akong gagayahin. So, kung fully functional pa naman yung gamit nyo, no? Pagtiisan nyo muna. Ang gawin nyo, pag-ipunan nyo kung gusto nyo talagang bumili or i-upgrade yung inyong mga gamit. Kasi hanggat hindi yan sira, nagagamit pa, why buy new one? Diba? So, wait nyo na lang na masira or kung gusto nyo talaga pag-ipunan nyo. No, huwag nyo iasa sa credit card nyo kasi kung wala naman talaga kayong pambayad na on the spot, mahirap. Kasi, halimbawa, meron na kayong card na binabayaran na talagang tinatry nyo yung best nyo para matapos nyo na. Tapos, magdadagdag ka na naman. Imbis na tuloy sa budgeting nyo, yung pera na yun, na ibabayad mo sa installment, ay para talaga sa savings mo. Dinawalan ka na ng savings kasi napunta na naman doon. So, wag ganun guys, kasi nakaka-stress yun, maniwala kayo sa akin. Tumunod guys, is yung wag mong gagawing savings, yung credit limit ng credit card mo. So, eto talaga, ginawa ko rin to. Naging ano ko to eh, kasi ako kasi yung hindi talaga masyadong nakakaipon eh. So, ano nangyayari? Okay lang, may credit card naman ako, malaki credit limit. So, magkaroon man ako ng emergency, meron akong magagamit. Guys, wag niyong iisipin na gagamitin niyo for emergency yung credit card. As much as possible, dapat meron talaga kayong emergency fund na savings na nakatabi. Kasi at the end of the day, kapag ginamit niyo for emergency purposes yung credit card, or it will be converted into utang. Okay, unlike kapag real savings mo yung ginamit mo, maubos mo man yan, at least galing sa savings mo, hindi siya mako-convert into utang and pwede ka naman ulit makapag-save ulit kapag kaya na. Pero kapag credit card yung ginamit mo, syempre utang yan, so dapat babayaran mo yan. E paano kung wala ka pang ibabayad next month, edi magkakaroon ka na ng finance charges. And sa next month, hindi mo pa rin mabayaran ng buo, another finance charges naman, another patong na naman ng interest ng banko. So, make sure lang na huwag mong gagawin emergency fund yung credit card mo. Ang credit card talaga, ang purpose niyan is mag-build lang talaga siya ng credit score mo, ma-take advantage mo yung mga perks at mga rewards points. Pero kung because of those perks and rewards points lang, kaya mo ginagamit yung credit card pero wala ka naman talagang pambayad, naku, huwag mo nang gamitin. So, ang maganda dyan is magkaroon ka talaga ng sarili mong savings. Okay? And then, next at panghuli is huwag mo na lang muna i-save or i-add yung mga credit cards mo sa mga online apps like yung mga Lazada, Shopee, TikTok, or sa GrabFood or FoodPanda. No, much better kung COD ka na lang muna lagi, no, hangga't kumbaga para mas makatipid ka. Kasi kapag nakasave yung credit card mo, parang maienganyo ka din mag-order or mag-check out kasi ang bilis lang mag-check out. Isang click lang, naka-check out ka na, tapos paid na agad, 'di ba? And then pagdating ng statement mo, kulang pala yung pera mo pambayad sa card o edi patungan ka na naman ng interest ng banko sa susunod na statement mo, susunod na billing. So, ang hirap. Guys, very stressful talaga kapag marami kang cards tapos lahat may utang ka talagang binabayaran. Kasi, na-experience ko din, it's very heartbreaking na yung salary mo is pagdating
ihati-hati mo na lang pambayad ng bills. Tapos wala ka ng sobra. Wala ka ng pambili ng something na gusto mo or kahit man lang milk tea. Ang hirap. Na-experience ko yan, guys. Talagang, tapos may makuha ka mang rewards from trabaho, like incentive. So, kapag, syempre, kapag marami kang utang, doon lang mo din ilalagay. So, hindi mo man lang kahit papano nahawakan or na-enjoy, hindi ka nakabili ng kahit man lang masarap na food because of that rewards kasi napunta na sa pambayad. So, it's very masakit sa kalooban. Kaya guys, mas mabuti na kapag bago ka pa lang, huwag mo nang hayaan na lumaki ng lumaki yung utang mo sa credit card. Be responsible user. So, kung talagang wala kang pambayad, huwag ka munang gumamit. No, huwag nyo nang i-experience yung stress at depression na-experience ko because of utang sa credit card. Okay? So, yun lang guys. Kahit paano sana makatulong to. And marami pong salamat sa continued support nyo. And see you again on my next. Bye-bye!